magandang hapon sa aking mga subscriber at sa mga walang sawang sumusuporta kay Lance David. Sa vlog ko nito, nais ko palang bigyan ng idea yung mga bagong mga inspiring truck driver, yung mga gustong mag-drive ng trailer, ng truck, o gustong matuto. Sa ito, parang bibigyan ko lang kayo ng mga idea o tips sa paano nyo madagdagan ang inyong kaalaman sa makikipagsalamuha dun sa mga isang mga driver din. So yan, ito ang mga may advice ko para madagdagan ang inyong kaalaman. Kasi maraming mga bayanante o na talagang decidido mag-drive, gusto maging truck driver, tama, porsige ka dyan, hindi ka man pala rin dito sa Pilipinas, magka-abroad ka sa ibang bansa, mas malaki ang kita. So yan, kaya mas maganda pa rin na kung talagang decidido ka mag-drive ng mga malalaking truck, pag-igihan mo, kasi lahat kami, lahat ng mga naging driver, nag-umpisa rin sa ganyan. So basically, sa katulad ngayon, may mga tinatawag na example, may tinatawag na mag-i-schooling ka, mag-trailer ka. Kumbaga sa kailangan ka mag-training. Siguro actual and training. Saka, mostly ang may tuturo doon na umabot naman sa batas traffic. Then siguro, idea na rin kung sa pagdadrive. Pero itong i-advise natin, ito yung idea ng mga ito nangyari na nangyayari sa mga nakaraan, napulot ko na diskarte o kapag naobserbahan ko na mas madali kang mas madali mong malaman yung iba pa gusto mong malaman tungkol sa pagdadrive. Kasi minsan yung iba mayroong mga nasa kwentuhan lang yan, minsan nasa inuman yan, malalo kung mga makakasama mo mga driver talaga, then siguro yung doon ka makakapulot ng mga aral or discovery. Kasi etong tips natin, hindi ako magbibigay. Kumbaga sa aralin mo kung paano mo makuha ang nalalaman ng isang truck driver. Halimbawa, yung driver mo, kaya mga kasamahan mo na driver, isang strategy to para makapulot ka ng knowledge or yung tinatawag na nalalaman. Kasi karamihan sa atin, mas maganda pa rin yung galing mismo sa driver. Kasi yung mga advice ng driver, eto, actual talaga ito na nangyari. Kumbaga sa minsan, na-experience nila, kaya nila nasasabi yon. Pero may mga batas ngayon na mas pinapairal nila yung kumbaga sa kung ano yung nararapat na naayon sa batas. Pero pagdating sa pagdadrive, discarte talaga yan. Kasi ikaw ang nakasakay dyan. Katulad nga ng naging message ko ng isang vlog ako na may message ka, kahit nasa tama ka na, pagka sa maling sitwasyon, halimbawa, nauna ka, tapos kasunod mo truck, sisingitan mo yung truck. Pero ikaw nauna, kumbaga sa nasa right ka na. Eh paano kung di ka naman napansin ng truck? Eh nadisgrasya ka ng truck. Oo, mali nga ng truck. Kasalanan. Siya ang may kasalanan. Eh paano kung napatay ka naman o naputulang ka naman sa pagkadisgrasya mo? Kasi pagka mali possible na yung kumbaga sa yung injury mo. Mas malala kaysa doon sa malalaking truck. Kaya yun, kumbaga sa in case to case basis dapat aralin mo ang diskarte. Kasi yan ang knowledge natin sa pagmamaneho na
makakapagpahaba sa ating biyahe. Ang point natin na sinasabi, humaba yung ating biyahe, tumagal tayo sa pag-drive. Kasi maraming mga driver na hindi nagtagal, hindi pinalag, or masabi na natin na siguro ay dahilan. Pero yun nga, kung may knowledge ka, kung may alam ka, malalayo ka sa mga ganun. Kasi alam mo yung diskarte na dapat gagamitin mo, yung hindi ka mapapahamak. Kasi ikaw, once na nadisgrasya ka, nagkaroon ka ng problema sa yung truck or na-aksidente ka, hindi mo rin masasabi kung anong maano sa'yo. Kasi wala naman nakakaalam talaga kung ano yung aksidente. So, eto, may iwasan kung alam mo yung sitwasyon. So, dapat meron tayong idea. Ito yung nga yung sinasabi na mapupulot nating idea sa mga driver, experience na mga driver. So yan ang ano natin. O paano natin makukuha yung mga experience ng isang driver? Kung ikaw, nag-drive ka na, o mayroong ka ng konting alam sa pagdadrive, tapos gusto mo pang madagdagan, iwasan mo muna yung magkwento ng tungkol sa nalalaman mo. Kasi once na magkwento ka ng tungkol sa mga nalalaman mo, maaaring hindi na ikwento sa iyo ng ibang driver ng mga experience nila. Kasi baka mas marami kang alam to kaysa sa akin. Pero kung hindi ka, kumbaga sa silent ka lang din, siyempre, kunting tanong, ganun, didiscarte sa ganito ganyan, ikwento yan. Pagka ganun ang attitude mo, lalo kung hindi ka naman anong tao, kumbaga sa marunong ka naman makisama, naandyan, yan ang pinaka the best na aral sa bagong driver. Kasi yan, kumbaga sa actual na nangyayari. O kumbaga sa na-experience na ng iba. Hindi lang yung akahaka na ganito, pagka na-loss break, ganito ganyan na mga maraming mga naka-experience na mga talagang yung mga tinatawag nilang unforgettable experience. Yan ang mga dapat matutunan, lalo kung ikaw baguhan. Ako nung nag-start din ako, ganyan ako. Then madalas, kumbaga sa dahil sa kagustuhan ko talaga nung na mag-drive, wala rin naman kasing may alam nun pa sa pamilya ko, kumbaga sa sariling sikap din ako na paano ako matuto. Sa mga pinapasukan kong doon, talagang magawa ko ng paraan kung paano ako mapalapit o maging kaibigan ko ang mga driver. Kasi yun ang gusto ko . Ganon din yung gagawin natin. Kasi pagka naging kaibigan mo sila, mayroong mga may kikwento. Then siyempre yung iba, kasi kumbaga sa ang pagtuturo, may bayad yan. Pero sa kwentuhan, lalo kung yung iba, meron naman mga driver na kumbaga sa lumalagpas. Ibig sabihin natin yung medyo mahangin na kwento. Pero malalaman mo yan . Kasi kung isa sa psychology mo, madali mong malalaan. Kasi lalo kung ikaw nagda-drive or nagpapahinanti ka na, sa psychology mo yan kung tama ba o mali. Tsaka sabi ko nga, kung porsikido ka, hindi ibang tao ang magbe-benefits ka sa lahat ng mga malalaman or maikikwento sa'yo tungkol sa pagdadrive. Dahil yun ang gusto mong maging. Napaka-traffic. Pakita natin yun. Ayan, napaka-traffic. Kaya tayo nagawa ng vlog. So ayan, katulad niya, kung mapapansin nyo, hindi mo natin kailangan makipagigitan kung ano yung rights nila. Mas maganda na pagbigyan natin yung mga maliliit, ha? Sa mga baguhan, huwag yung pairal kagad yung bilis. Kasi ang bilis, minsan nagiging dahilan para mapahamak tayo. O yung sobrang talino naman, nasa tama ako, igit-gitin na natin dahil nasa tama tayo. Pero mali pa rin. Dahil kahit anong gawin natin na manggit-git man tayo o pagka nagkaroon tayo ng aksidente, sabit pa rin tayo.
Saya na, nakita nyo na yung sitwasyon. Andito ako sa expressway. Kaya naisipan ko mag-vlog kasi mayroon na tatanong na gustong magpahinanti sa akin. Pero nagpapahinanti lang siya. Kaya sabi ko, hindi lang ako ang makakapagbigay ng tamang impormasyon. Mostly, talaga, walang driver na mali yung diskarte. Abang nabubuhay. Kasi hindi diskarte na ikakapahamak niya. Yan ang tandaan mo. Walang driver na gano'n. Sa lahat ng driver, diskarte para may-save yung ano. At saka, kung yung iba, nakikita mo, mabibilis sila magpatakbo. Yun ang kanilang talent. Ang ganong sistema, talent yan eh. Parang sa trabaho yan. Mayroong masipag, mayroong tamad. So ikaw, kung masipag ka, mabilis ka magpatakbo. Pero kung tinatamad ka, tandaan ka lang. Yun. Hindi yung sasabihin na, ay galing nito na ano. Kasi ang pagpapatakbo ng mabilis, hindi yun sa mabilis yung sasakyan. Hindi. Dapat ang pagpatakbo ng mabilis, yung condition ng ating pag-iisip. Kasi pag mabilis ang takbo ng ating sasakyan o ating truck, dapat snap din yung ating desisyon. Kasi sa ano eh, mabilis din tayo makapag-decide kung ano yung tama. At yun ang dapat sa isang driver. Kasi once na mabilis ang takbo mo at mali yung naging ano, dito ako kakabig o doon ako sa kabila kakabig. Pag once na sumablay ka ron, yung pagsisihan mo na ay mali pala ang pagpapabilis. Pero hindi yun. Ang pagpapabilis, parang sa isang pagtatrabaho yan. Merong tamad, merong panamtaman lang na magtrabaho. Kumbaga sa sakto lang sa bayan. May matamaan dyan. Kung ano yung kinain, yun lang din ang tatrabahoin niya. Pero ibig sabihin, ganun yun. Hindi yung diskarte o kaya ikaw magaling. Walang magaling sa pagdadrive. Ang magaling sa pagdadrive, sabi ko nga, pagka ikaw ay nabubuhay na matagal sa pagdamanino, doon, maaaring isa ka sa magaling. Pero yung wala kang aberya o ano, lahat yan, maaaring maranasan mo. Lalo kung ang pagdadrive na ang maging hanap buhay mo. Pero kaya nga, ang isang reason naman dyan, pagka ikaw nagkamali, gamitin mong lesson or kumbaga sa ano eh, maalala na. Magkaroon ka na ng idea na ganito nung nagkamali ako. So yan, pero hindi yan maiwasan. Hindi yung pag nagkamali, kumbaga sa ano eh, ay ayaw ko na. Hindi ko kaya. Walang taong hindi kinakaya ang mga trabaho. Kahit nasabihin natin na ang isang tao ay bobo or hindi sa pagalingan ang magdadrive. Kumbaga sa ano, yung magdadrive kasi natin, hindi katulad ng mga magdadrive no nakikipagkarera. Mga nakikipagkarera, bayag lang nila ang dalan-dalan nila at saka yung sasakyan. Dito sa atin, sa isang truck driver, isa na yung responsibility mo sa sasakyan, ang pangarga mo. Isa pa rito yung kalsada na dadaanan natin. Maraming mga batas ang isang truck driver. Hindi na yung katulad nung ano na sila pinudot lang. Pagka nakasampa na sila sa kanyang sasakyan, dirit lang tayo, isa sa alang-alang natin. Sitwasyon ng kalsada, pagka ganun, malubak. Makikita mong maraming ano, magdahan-dahan ka, baka magkagdalaglagan yung mga pangarga mo. Ganun din yun. Ngayon ang ating hindi katulad sa mga nakikipagkarera or talagang pili lang nila yung pagdadrive nila. Tatalon lang ika ako dyan. Pagka nasira, papagawa ako dyan. Mayaman ako eh. Pero tayo, dapat lagi tayo may diskarte. Paano natin yung ating trabaho na maging maayos at hindi tayo matanggal sa trabaho. Tsaka
nasa ng sweldo, di ba? Puro palpa, puro damage yung pangarga mo. Hindi ka tatasan. Kaya dapat, nahinga. Dating mo ron, puro BO yung mga pangarga mo. Ay, wala. Hindi ka nila tatasan. Kasi, magdi-deduct sa print yan eh. Kung baga saan mo, babawasan pa yung kita. Pero ang very good ka lagi, kumplito lagi yung kita. Oh, magaling na driver to. So, yan. Sana nakuha nyo yung ating ano, nating mensahe sa ngayon. Sa mga baguhan, yan, gawin nyo. Gusto nyo rin naman, may mga video pa tayo dyan na pwedeng maaaring mapulutan nyo ng aral. Kung gusto nyo na mag-drive ng trailer, worth again mo. Kasi darating ang araw, ang transportation, ang luwag ng luwag yung kalsaga eh. Hindi pa rin magkandaw kagaya mga nagkakaroon pa rin ng traffic dahil napakarami sasakyan. So yan, sabang yan ng ano mo sa interesado ka sa pagka-drive. Go! Ayan, magandang hapon. Makita ko ulit sa inyo yung sitwasyon na andito na tayo. Ayan, nagbubuhos pala sila dito kaya ano, dami na. Ayan, ahahon na tayo sa ano. Dahan-dahan itong animal na ito. Mabibitin ako sa'yo. Ayan!